Inaasa ang hihina o posibleng mawala na sa mga susunod na araw ang low pressure area na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility. Pero sa ngayon, ilang bahagi pa rin ng Mindanao ang nakararanas ng pagbaha. Saksi, si Rafi Tima. Nagmistulang malawak na ilog ang bahaging ito ng Dato Montawal, Maguindanao del Sur. Tatlong barangay ang nalubog sa baha roon, kasunod ng malakas na pag-ulan na sinabayan pa ng pag-apo ng Pulanggi River. Naghahanda na raw ang lokal na pamahalaan para mamahagi ng tulong sa mga apektado. Binahari ng mga bahay at palayan sa UP, Maguindanao del Norte. Aabot sa higit 500 individual ang inilikas base sa tala ng UP MDRRMC. Pinasok ng baha mga bahay sa Purok 4, Lacson, Calinan sa Davao City. Sa Purok Waling-Waling, Barangay Mainit sa Mako, hindi bababa sa 10 bahay ang napinsala at 23 magkakaanak ang apektado sa pagguho ng lupa. Wala namang nasugatan sa insidente. Nagpaabot raw ng tulong ang lokal na pamahalaan sa mga apektadong residente. Mistulang ilog na rin ang ilang kalsada sa Baco Oriental, Mindoro dahil sa walang tigil na ulan mula pa kahapon. Sa Barangay Viewpoint naman sa Banawi, Ifugao, nagka-landslide dahil pa rin sa masamang panahon. Umabot ng mahigit 3 oras bago binuksan ang isang lane ng naapektuhang kalsada roon. Sabi ng PAGASA, tumigil na raw ang halos magdamagang malalakas na ulan sa Visayas at Mindanao na ilang linggo nang inuulan at binabaha. Pero pinaghahanda ang lahat dahil posible pa rin ang panakanakang ulan tulad ng nangyari dito sa Metro Manila sa Magdamag. Epekto pa rin daw ito ng trough o extension ng low pressure area at ng amihan. Mawawala raw ang LPA pero lalakas ang amihan na magpapaulan sa silangang bahagi ng bansa. Pag tuluyang lumakas itong amihan, yung pag-ulan naman yung may dudulot ito sa Cagayan Valley, Aurora, Quezon. Kasama na rin ang Bicol region ni Maropa dahil sa magtatagal pa itong shear line. So aabot man ang limang araw. Itong shear line ay hindi naman naaabot sa bandang Visayas at Mindanao. Ayon sa NDRRMC, 28 na ang naiulat na patay. 15 dyan ang kumpirmado. Patuloy namang binabantayan ang PAGASA ang low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Huli itong namataan sa layong 180 kilometers east-northeast ng Surigao City, Surigao del Norte. Ayon sa PAGASA, inaasahang hihina na yan at posibleng mag-dissipate o mawala rin sa mga susunod na araw. Pero sa ngayon, patuloy itong magpapaulan kasabay ng iba pang weather systems gaya ng shear line at hanging amihan. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima ang inyong saksi. Mga kapuso, saksihan ang unang pasok ng mga balita. Maaaring mapanood ang saksi at ang iba pang GMA Newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. At sa mga kapuso abroad, maaari po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.